The Association of Philippine Medical Colleges Student Network, Office of the National Vice President, APMCSN Luzon, APMCSN Visayas, APMCSN Mindanao, and APMCSN National Capital Region Southern Luzon present you Pinasigla TV, Health Education Brought Closer. Pinasigla TV presents Episode 3, Mental Health. Pagsak na naman. Wala talaga akong kwenta. Ano na lang sasabihin ko sa pamilya ko? Oh, hello Trish. Kamusta? Anong meron? May gusto lang po sana akong itanong. Paulit-ulit na bumabagabag po kasi sa akin. Baka pwede nyo po akong matulungan dahil psychiatrist po kayo. Sige, magkwento ka. Makikinig ako. Nababahala at natatakot na po kasi ako kung ano ang magiging reaksyon nila mama at papa. Natanggap ko na po ang grado ko eh. Kaso hindi po maganda. Sa totoo lang po, nawawala na po ako ng gana sa pag-aaral. Gusto ko na lang pong sumuko kasi pagod na pagod na ako. Nakakalimutan ko na rin pong alagaan ang sarili ko. Sige lang, ituloy mo. Nahihirapan akong sabihin kung ano ang nararamdaman ko. Natatakot po akong mahusgahan ng mga tao. Kaya sinasarili ko na lang po yung mga problema ko. Natutuwa akong nakapagkwento ka at nauunawaan kita. Okay lang ba na magbahagi ako sa'yo ukol sa lusog isip? Pagkatapos, iisipin natin kung paano kita matutulungan. Sige po. Mabuti na nga po. Ayon sa World Health Organization, ang lusog isip ay estado ng kalusugan kung saan alam ng tao ang kanyang kakayahan, nakakayang malagpasan ang mga normal na stress sa buhay, kaya makapagtrabaho ng produktibo, at may kakayahang makatulong sa komunidad niya. Ito ay mahalagang parte ng kalusugan at hindi dapat ipagwalang bahala. Ang problema sa lusog isip ay tumataas sa buong mundo. Kasama rito ang depresyon, bipolar disorder, at marami pang iba. Tinatansyang nasa 20% ng mga bata at matanda sa mundo ang nakararanas ng problema sa lusog isip. Noong simula ng taong 2020, nagtala ang WHO na mahigit 3.6 milyon na Pilipino ang nakararanas ng isa sa mga klase ng problema sa mental, neurological o paggamit ng mga gamot. Sa Pilipinas, mayroon lamang 60 na pasilidad para sa lusog isip. Tanging 7% ng mga ospital ang mayroong ward para sa may problema sa isip at tanging 2 profesional sa lusog isip ang mangangalaga sa bawat 100,000 Pilipino. Maraming tao ang nalulunod sa kanilang takot at pagkabalisa dahil sa pandemya. Ayon sa Mind Nation, 2 sa bawat 25 na empleyadong Pilipino ay nanganganib na magtangkang kitili ng kanilang buhay at ang pangamba sa COVID-19 ang nangunguna sa dahilan nito. Itinala ng UNICEF ang The State of the World's Children 2021 at makikita rito kung paano nakaapekto sa lusog-isip ng bata at ng mga matanda ang pandemya at ang pamamahala sa sitwasyon gaya ng pagtatalaga ng lockdown. Ang stigma sa lusog-isip ay ang diskriminasyon ng lipunan sa mga taong namumuhay ng may sakit sa isipan o nanghihingi ng tulong sa kanilang emosyon gaya ng pagkabalisa o depresyon. Ito ay naging parte na ng kulturang Pilipino. Ito ay nakakaapekto sa buhay ng mga taong nakararanas ng problema. Iniiwasan nilang kumonsulta o magpagamot, lumalayo sa mga tao. Bumababa ang tingin sa sarili, walang trabaho at marami pang iba. Dahil sa kakulangan ng kaalaman, nananaig pa rin ang stigma. Kaya importante na mapalawak ang sakop ng mental health advocacy at dapat ibahagi ang kaalaman sa buong komunidad. Sinabi na ng WHO na ang mental health ay hindi lamang sakop ang mga sakit sa pag-iisip, ito rin ay nakakaapekto sa kalagayan ng pisikal na katawan. Ang mental health ay naaapektuhan ng nakakapagod na pangyayari sa trabaho, diskriminasyon base sa kasarian, kakulangan ng relasyon sa ibang tao, hindi maayos na pamumuhay at iba pa.
Narito ang maaaring mangyari kung hindi natin pangangalagaan ang ating mental health, paglala ng kondisyon ng pag-iisip, ang mental illness at tuloy-tuloy na stress ay napatunayan na kaugnay ng pagkakaroon ng mga sakit tulad ng diabetes at sakit sa puso. Pagkawala ng mga ugnayan sa kapwa, tulad ng pagiging isolated at paglayo sa mga kaibigan, mahihirapan na magampan ng maigi ang mga usual na gawain katulad ng pagpasok sa trabaho o sa paaralan, pagkakaroon ng masamang bisyo at suicide. Hindi dapat kaligtaan ang mental health, kaya dapat pangalagaan natin ang ating sarili. Tama lamang na isipin ang makakabuti sa iyo. Makipag-usap tungkol sa iyong mga saloobin. Maaaring makatulong ito para maharap mo ng maayos ang mga problema mo. Maging aktibo. Ang ehersisyo ay maaaring makatulong para magkaroon ng self-confidence. Gawin mo ang mga bagay na ikinalilibang mo, tulad ng paghahardin o pagpipinta. Maging malapit sa mga minamahal mo sa buhay. Relax. At huwag kang matakot humingi ng tulong. It's okay not to be okay. Walang masama sa paghingi ng tulong sa mga profesional. Ang pagkalat ng kaalaman sa mental health ay hindi madaling bagay, ngunit maaari itong magawa. Para masuportahan ang mental health at maalis ang stigma, pwede nating gawin ang mga sumusunod. Pag-usapan ang mental health ng hindi patago. Ating aralin at ibahagi ang ating nalalaman tungkol sa mental health. Importante na siguraduhin na tama ang iyong kaalaman. Maging aware tayo sa ating pananalita. Iwasan nating makasakit sa kapwa. Intindihin natin ang ating kapwa. I-encourage natin ang mental health treatment. At tayo maging ehemplo at magsalita laban sa diskriminasyon. Ang Republic Act 11036 o ang Philippine Mental Health Law ay ipinasa noong 21 araw ng Hulyo taong 2018. Ang batas nito ay pinasa upang mapatibay ang paghahatid ng serbisyo para sa mental health sa kalusugang pangkalahatan sa paraan ng pagtaguyod at pagprotekta sa mga karapatan ng mga individual sa pamamagitan ng pagbibigay ng serbisyo para sa psychosocial health at pagpapabuti ng mental health resources. Maraming organisasyon na maaaring lapitan para sa mga serbisyong makakatulong sa mental health. Papadalan kita ng listahan ng kanilang mga hotline numbers. Dapat nating seryosohin ang usapang mental health. It's okay to ask for help. Makabuluhan ang iyong saloobin at tandaan mo na ikaw ay mahalaga. Magtulungan tayo upang matanggal ang stigma.